Hello guys, welcome po sa Nelson's LED. Today po tuturuan kung paano gumawa ng hazard using hollow switch. Bakit po kasi hollow switch ang gagamitin natin? Kasi ang hollow switch po mas matibay compared to sa nabibili na hollow switch na plastic yung material niya. Yung parang square. Huwag po kayong gagamit nun. Hindi po siya matibay. Sayang lang yung pagbutas mo dun sa kahan ng motor nyo. Kasi binubutas po yun. Yun. Tapos yung mga wire noon nakasama, local lang. Ibig sabihin na katagalan napupulbos po yun, napuputol. Kaya maganda po, ang gagamitin nyo is hollow switch. Yung mga hollow switch po minsan may iba-ibang design po niya. May bilog lang, kaya nga hollow. Tapos mayroong Yamaha, may Suzuki, may Honda. Pero madalas po pong ginagamit bilog na para universal. Ang advantage po nun, ang kagandahan po nun, pag kinabit nyo yung hollow switch, habang nagbiblink yung hazard nyo, sumasabay na rin yung ilaw ng hollow switch nyo. Kasabay na rin po yun. Yan. Oily. Retouch konti. Ang mga materials po natin gagamitin ito. Unang-una, kailangan nyo po ng hollow switch. Automotive wire para matibay. Yung pure copper po. Japan wire or yung good quality wire. Gagamit din po tayo ng dalawang diode. Rectifier diode. Pwede mga 6 amperes o 4 amperes. Para makayanan nyo yung load niya, kasi depende rin po yung sa signal light nyo. Kasi ibang motor nag-a-additional ng signal light eh. Kaya dapat, medyo mataas yung amperahin ng diode nyo. Bakit may diode? Kasi ang sistema po ng hazard, yung gitna niya is a flasher relay. Pag nag-signal po kayo ng right, for example, ito po yan ah. Didikit po yung switch ng right sa flasher relay. Kaya po, nag-blink yung right signal light nyo. Ang gamit po yung flasher relay is para mag-blink po, mag-on and off yung ilaw. Ngayon po, pag-hazard, mangyayari po, magdidikit-dikit po yung tatlo, left and right, ay dumikit. Kadikit ng hollow hazard, yan. Kadikit ng, tawag dito, ng flasher relay. Ang hollow switch po kasi, ang pin niya is lima. Yung isa negative sa ilaw at yung isa positive sa ilaw. Tapos yung isa po, ano po kasi siya eh? SP, single pole to position. Yung isa po niya common lang, doon kayo magpapasok ng ano nga ba yun? Pag pinindot niyo siya, magsho-short lang yung isa. Parang ganito yan. Ang hollow switch. Normally, magkadikit yung dalawa. Pag pinindot nyo, didikit yung dito. Hiwalay sa kabila. Kasi na kamay ito ay magdikit. Yan, ganyan. Normal, magkadikit. Pagka nagpindot, didikit sa kabila. So, parang dalawang wire lang. Yung isa kasi, hiwalay. Kumbaga, nagkakadikit-dikit. Dalawang wire lang. Gagawin natin, dito yung flasher relay. Tapos dito natin nalagay yung diode. Yung diode, ang gamit po niya kasi para mag-split yung dalawang wire. Maging dalawa yung isa. Pwede naman po kasi lagyan ng dalawang wire lang. Bakit may diode pa? Kasi ang gamit po ng diode, hindi babalik yung electric. For example, may polarity po kasi yung diode. Pag pumasok yung positive sa isang side ng diode, hindi na po siya makakabalik. Kumbaga one way lang siya. Parang kalsada, one way lang. Pag pumasok ko doon, hindi ka na babalik. Kunyari, pinasok mo sa positive, ang positive. So, yung positive, tatago sa kabila. Hindi siya pwedeng bumalik para sa kabila. Kasi pag nangyari yun, every time na magsisignalite kayo, pag may wala kayong diode, lagi naka-hazard. Diba? Pangit yun. Mali yun. Tapos yung mga ibang nag-i-install po. Hindi na ibang nag-i-install. Yung ibang naka-install na nakita ko. Gamit din nila hollow hazard. Pero,
kailangan pa na lang mag-switch sa right ng signal light, saka pa lang pipindutin yung halo switch para lang makapag-hazard. Yun, parang yun yung old style po. Pag hindi nyo gumamit ng diode. Sunod po, i-actual demo video na natin. Yung tutorial. Sa paggawa from start to finish. Tapos, mas maganda po kasi pag gumawa kayo ng halo hazard, gagamit din kayo ng socket. For example, Yamaha yung motor nyo. Pagka po mga NMAX, mga Mio, Sniper King, ang socket po niya yung Animan. Kung meron kayong socket na Animan, mangyayari po niya, plug and play lang, disaksak lang yung mga wire. Hindi na kailangan na maghihinang. Parang sasaksak niya lang yung wire, bubunutin niya yung wire niya, paghihiwalay niya yung stock switch dun, papunta sa harness ng motor, saka niya ipakakabit ngayon yung yung halo hazard yun na may socket. Tapos sa body ground na lang, terminal. May eye terminal, kakabit niya sa body ground. Yan. Ganun lang po kasimple. Pero mas madali po siguro kung i-demo ko sa inyo kung paano. Sunod po yun ang gagawin natin. Basta i-like nyo lang po yung page ko. At pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Nelson's LED Sales. Yan, but may sales kasi last name ko po yan. Yan. Yan po ang aking asawa ko. Excited mag-decorate ng Christmas tree. First time in her life. First time, right? Kasi po, Buddhist siya, Buddhist. My wife is Thai. 100% Thai parts. Hang parts. Wala po akong Thai parts, meron po ako Thai wife. You say hello. Hello po. Hello po. Nakakaintindi na po ang Tagalog konti. Yan. Ano pa ba? Yung halo hazard. Tapos susunod na gagawin natin demo video ng halo hazard. Yung pantamad. Maski na naka-hazard ka, pwede ka mag-signal. Maski na hindi mo na tanggalin yung yung hazard mo. Ibig sabihin, naka-hazard ka, pinindot mo yung hazard, nag-signal ka sa right, mag-signal light siya. Pag tinanggal mo yung signal light, balik sa hazard. Yan. Ginawa ko na po yun dati, pero hindi ko na tinuloy kasi parang pantamad lang. Yung iba, gusto nila ganun. May nag-request. Next video po, tuturo ko yun. Yan. Tapos marami po akong gagawin demo video, mga tutorial. Yung tutorial ko, kompleto na yun. Sisimulan natin sa pag-unbox ng alarm, function ng bawat wire ng alarm, pagbubuo ng harness niya. Kasi po ako pag gumawa ng alarm, or horn, or ilaw, GPS, lahat po ginagawa ko muna sa table. Ibig sabihin ko po, lahat po yung naka-harness na. Ibig sabihin doon, nakakabit na doon yung mga terminal, relay, fuse box, yung mga switches niya, kung ilan yung switch. Lahat na po nakakabit doon. Para pag upo ko sa motor, pag tabi ko sa motor nyo, ikakabit na lang po. Iipit dito, body ground, saksak dito, ganyan po. Iniiwasan ko po mag-splice kasi naintindihan ko yung pwedeng ma-void yung warranty nyo. Ang pinaka-splice ko lang po yung paggamit ng quick splice connector na hindi naman siya nadadamage talaga wire. May konting guhit lang. Kasi hindi po minsan maiwasan talagang ganun. Lalo na po yung mga motor, hindi pwedeng ipitan ng wire. Kailangan po gamitan ng quick splice connector. Yun. Ano pa ba? Yan, naisip ang gawa ng mga demo video kasi minsan nalilibang ako na nakakalibang din gumawa ng demo video. At the same time, nakakatulong pa ako sa mga kapwa rider, mga simple knowledge lang na pwede kong i-share. Gusto kong bahagi sa inyo kasi makakatulong naman talaga. Yun. Pwede kayong makasave sa money, sa time. At sa pagta-troubleshoot na din po, malaking tulong po yun. Dami kong gustong ituro, mga basic lang naman na kayang-kaya nyo sundin, kaya nyo DIY. Pero syempre, kung hindi nyo kaya, pwede naman po kayong bumili sa akin ng ng ready-made na, kunyari, busina. Kasama na po niyan yung bracket, yung harness,
bolt and nut. As in, pag kinuha nyo po, pag pinaship ko po sa inyo, babayaran nyo ng shipping fee. Pagdating po sa inyo, andun na yung wiring niya. Kabi nyo sa battery, sa stock horn na wiring, tapos yung bracket niya, bolt on lang, wala nang butas-butas. Yun. Napakadali po, marami na po ako nabenta ng ganyan na taga Malay, taga Mindanao, taga Visayas. Kasi po, sabi nila, wala raw ganun sa kanila. Eh, nakikita po na nagawa natin sa page ko po, siguro nagustuhan. Yan, pinapaship po natin buo na. Yan, gusto ko lang po makatulong din sa kapwa riders para, yun nga, may konting kaalaman din kayo. At the same time, kikita rin naman ako eh. Kasi, iba bibili rin sa akin. So, parehong nakikinabang. Pwede rin kayong bibili kasi ano, yun nga, tinuturo ko naman. Tapos kung may tanong kayo, basta po hindi ako busy, pwede naman po tawag-tawag lang sa ano, sa cellphone ko. Ayoko po na tumatawag sa ano, sa messenger. Malabo. Sa cellphone na lang. Kung wala, sana po pagka pinasabi ko tawag kayo, huwag naman sabihin, wala akong load. Eh, tuturuan ko na nga lang po kayo. Pa-load na lang po kayo, maski konti lang. Paanli po kayo, 50 pesos lang. May matututunan na po kayo. Isa pa po, ano po ba? Turo ko paano paggamit ng relay, ng hollow switch. Yung hollow switch po, marami siyang gamit. Pwede siyang selector switch, pwedeng on-off, pwede nga sa hazard. Yan. Yung hollow switch, pag dinagyan mo ng diode, mas marami ng ano siya gamit. Pwede pag pindot mo, naka-on na yung mga ilaw mo, on yung signal light, stop light, park light, headlight, basta lahat pwedeng pagsabay-sabayin doon. Yun. Yung paggamit rin ng diode, mahalaga rin yun kasi na-i-apply ko siya sa mga maraming gamit sa electrical ng motor. Kunyari, busina sabay ilaw, yun yun, sa hazard, sa gamit ko rin po siya sa ano, sa two-way alarm kasi for example po, pagka sa two-way alarm, may motor po na kasi na ano, na pag di mo linagyan ng diode, tapos pa nagpindot ka ng brake, nag-i-start yung motor. Kasi bumabalik po yung kuryente. Yun po ang gamit ng diode sa pag-wiring ng motor para hindi bumalik yung kuryente. Pero marami po siyang gamit. Actually po yung mga binibili yung LED, diode po yun. Hindi, iba hindi alam. Diode po talaga yung LED. Yung sa headlight, yung mga blue water, laser gun, yan. Diode lang po yun. Kala kasi na iba yung diode, yung black lang na parang rectifier. Hindi po. Light emitting diode po yan. Yung kaya umiilaw din po ang diode. Ang diode, ginagamit din sa ano, sa rectifier. Yung rectifier ng motor, RR po ang tawag talaga yan. Rectifier regulator. Rectifier kasi po yung AC na lumalabas sa stator nyo. Ang stator po ang lumalabas dyan, AC. Or alternating current. Yung para po sa bahay. Ibig sabihin po yung polarity, ganyan. Gumaganon-ganon po ang sign niya. Hindi ka mga anong ano, paano ba? Straight na lang yata. Straight yung positive, straight yung negative. Pag nilagyan mo ng diode kasi, pag AC, mafi-filter niya. Dito, kunyari, nilagyan mo dito yung polarity, papasok positive lang. Dito, negative lang. Magiging DC na siya. Tapos, lalagyan mo regulator, mare-regulate niya na yung voltahe na lalabas niya sa stator niyo, up to 14 volts, gano'n. Kaya po, pagsira yung ano, rectifier niyo, ang nagiging problema, lumulobo yung battery, napupundi yung mga ilaw niyo, kasi hindi na po regulated yung kuryente, minsan umabot na 18 volts, kasi yung galing sa stator, mataas po yung kuryente dyan. Ang pagkakalang ko, umabot siya ng 18 or more than pa. Depende sa speed nung makina sa RPM, the higher RPM, syempre mataas yung kuryente. Yun. Yun po, mga suki. Ano lang po, trial video. Hindi ko alam kung pwede upload. Thank you, bye bye. Please subscribe to my YouTube channel, Nelson's LED Sales. And have a nice day. Honey, you greet na. Merry Christmas. Advance. Yan po ang mukha na excited mag-decorate ng Christmas tree. Okay? Maganda? Later po, sasabi ko yung mga brief ko dyan. Para matuyo. Okay, bye-bye!